Hello. Kamusta mga kababayan? Magandang araw sa inyong lahat. Good morning po. At ito ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Meron akong gustong pag-usapan natin konti, si Kristeta. At saka itong si Mayor Angeles. At saka yung anak niya, ni Mayor Angeles. Alright, so bago tayo magpatuloy, please make sure po nakasubscribe na kayo dito sa ating YouTube channel, JDB Comments, Pro Filipino, and then yung ating pong Facebook, ang Kabayang JDB, ay paki-follow din po. Di ba't kumakailan lang nagkaroon ng pagdaraos ng motorcade etong unit team at ang inyong abang lingkod ay nakasama doon, nag-cover kami, nag-interview kami. Ang pinagtatakahan ko doon ng umaga, bakit isinisigaw ng mga MC, nasaan si Kristy, nasaan si Kristy, paulit-ulit. Then, yung sagot na, eto na si Kristy. Eto na si Kristy! Mayor, baka gusto niyong bumati. Mabilis na pagbati, Mayor. Mabilisan lamang po. Sasalubong pa po tayo sa ating bisita. Sabi nila sa kabila, nawawala daw si Kristy! Sabi nila doon, nasaan si Kristy? Eto na si Kristy! Eto na si Kristy! Eto na si Kristy! Nandito po tayo sa unit team ni BBM Sara sapagkat ipakikita natin sa kanila na tayo dito nagtutulungan ng kakaisa. Yes! Kaya walang bibitiw hanggang mamaya po sama-sama po tayong lahat magtutulungan ng kakaisa para sa magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi nila nawawala si Mayor Kristy. Iparamdam natin sa kanila, eto na si Kristy! Eto na si Kristy! Eto na si Kristy! Eto na si Kristy! Kasi, Kasi Ton! Yes! Sandali! Sandali! Pwede! Kailangan babati muna! Bumati ka na, boss! O, palakpan natin! Mr. Vic Angeles! Eto! Makita ka na, boss! Makita kami mo! Yan po! Ang inspirasyon ni Mayor Kristy! The backbone of this administration. So, naghanap-hanap ako ng nag-research ako sa madaling salita. And I found out, paganoon, kinumpirma rin po ng mga tao doon, na ito palang si Mayora Kristy Angeles daw, ha, ay dating kabalahibo noon ng mga Dilawan. Tapos, way back last year, mga around October, ay nag-desisyon siya na piliin si BBM. Suportahan si Bongbong Marcos. Okay. And maalala ko lang, parang wala pa yatang unit team na nabubuo noon. So talagang maaga pa ang pagsuporta niya kay BBM. Kasi nga daw, ang dahilan niya ay yung ipinupush ni BBM na pagkakaisa. Yun ang kanyang nagustuhan. At eto, kita naman natin, yun ang kanyang sinasabi, pagkakaisa. Now, noong March 22, diba, sigaw-sigaw itong mga kakamping. Tapos si Kris Aquino, biglang sumulpot doon kahit hindi invited doon sa... doon rin sa Tarlac City. Hindi siya invited ng mga kakamping na nagdaraos doon ng proclamation rally. So, kita niyo mga pagmumukha nila, Kiko Pangilinan, at saka ni Dick Gordon, halatang, ano sila, they were unhappy. Okay? Nang dumating si Kris Aquino at nagdaldal doon. Now, merong binanggit si Kris Aquino na nakakabuisit daw yung mga walang utang na loob. Alam niyo ho ba, nasaktan doon ang mga taga-Tarlac City at ang sambayan ng Pilipino. So umani ito na samut-saring reaction ng ating mga kababayan. Ngayon ho, nakita ko naman doon sa may Instagram, no, na anak ni ito ni, ano, ni Mayor Kristy Angeles. Kung doon nagkakamali, pangalan ito, Abby. Ito hong anak niya, ito po ay isang kakamping. Tinan niyo, nanay niya nag-unit team. Yung anak kakamping. Pero alam niyo ho ba, ipinagtanggol niya ang kanyang nanay. Ito, babasahin ko yung post niya sa kanyang Instagram. So, sabi niya rito,
isum lang natin to ha. Ay, ayaw makisama. Lumiit. Eto, Miss Kris Aquino, we would like to know kung ano po ang utang na loob ng family namin na binabanggit nyo. Yan na. Since the beginning, we had high respects for your family. Sa amin pong pagkakaalam, never did we ask for any help or favor from your family. Ilang beses pong humingi ng tulong si Ma'am Cory sa family namin since Pinoy ran for Congress and Senate. And when he ran for president, my mom was tasked to be the provincial convener under the People Power Volunteers for Reform here in the province of Tarlac. Wala po kaming hiningi ng kahit anong tulong o pabor, financial man o trabaho, nakapalit sa pamilya ninyo. Ito po ay sa kadahilanan mataas ang aming respeto sa inyong ina. I was a silent witness to the sacrifices, kapaguran at malasakit ng parents po namin sa family niyo po. But for you to maliciously accuse my mom in public of walang utang na loob, I cannot let you let lies and intrigues malign my mom just for the political mileage of your candidate. Sino yun? Siyempre si Len Len. Diba? Sabi pa niya, we owe it to Boss Danding and Congressman Henry Cuanco when they encouraged my mom to run for board member and then city mayor under the Nationalist People's Coalition or NPC. Apparently, hindi po niyo alam ang nangyayari dito sa Tarlac City. Oh, Kris. Nasaan ka, Kris? Ito pa. For me, this is not the style of a grand rally campaign for a presidential candidate that a national figure like you to be personally attacking a small city mayor like my mom. Kahit ganito lang po kami, kaliit na tao, marami pa rin naman po ang naniniwala, nagtitiwala at rumirespeto sa aking ina, lalo na po sa kanyang karakter at kakayahan. Siguro po naturuan din kayo ng tamang pag-uugali ng magulang po ninyo. We hope and pray that whatever hatred, anger, and jealousy inside your heart and mind will be replaced with a kindness, love, and patience. Praying for God's enlightenment. My God, Kris Aquino, hindi ka ba kinikilabutan dyan? Ipinagdasal ka na tuloy na magkaroon ka ng kaliwanagan. Ano to? Lahat na lang ng mamamayang Pilipino susumbatan mo? Tasisingilin mo? Sabihan mo nang may utang na loob kayo sa aming pamilya. Tapos sasabihin mo naman din, mga walang utang na loob. Well, ngayon, hindi mo pa rin sinasagot ito. Diba? Naku, mukhang tama nga mga kababayan eh. Yung pagsisimangot nito ni Dick Gordon at saka ni Kiko Pangilinan, diba? Nung si Kris ay sumulpot doon. Tama nga. Bakit? Because Kris Aquino's mouth causes friction. Diba? Nakakapinsala pa. It triggers a fire. Kasabihan Filipino. Ha? Tama ba yun? Kasi English yun eh. More talk, more mistakes. So for Kris Aquino, you better shut up your mouth. Nakakasira ka. Kung konti na nga lang ang supporter ni Lenlen, nabawasan pa ng isa dahil sa'yo. Oh, naman, Kris. Tama na. Sobra na. Pinalitan na kayo ng taong bayan. Okay? Ayaw na sa inyong pamilya. Hindi mo nakita ang pinsan mo si Mama Aquino sa kangkungan pinulot nung huling lumaban noong 2019 at ngayon natakot ng lumaban. Nag-money manager, campaign manager na Maki Lenlen. Oh. Sinayang kasi ng pamilya mo. Sinayang ng mga kaaliado ng nanay mo ang pagkakataon to make the country a better one. Kaya, sorry na lang, Kris. Sa'yo na lang ang hatred mo. Okay?
Manigas ka.